This is my observation. Pare-pareho tayong umaaten ng mga gawain. Pare-pareho tayong mga Kristiyano. Pare-pareho tayong member ng Iglesia ng Panginoon. Pare-pareho tayong nanonood ng mga live streaming. Pero bakit iba-iba tayo ng level of commitment? Marami sa atin masisipag. Meron naman talagang tamad na tamad. Kung hindi mo pa susuyuin, hindi dadalo ng gawain. Para kang naghahatak ng kalabaw. Marami sa kapatiran natin ang hindi uma-absent. Marami naman ang mas madalas pa ang absent kesa dumalo. Marami ang sobrang agap sa pagdalo ng gawain. Marami din naman ang hindi na umagap sa gawain. Hindi na nga late, sobrang late pa. Iba-iba ng level of effectiveness. Marami ang kapag nagsalita, makikinig ka talaga. Meron din naman kapag nagsalita, walang talab. Parang may dumaan lang na hangin. Kasi wa effect ang sinasabi niya. Meron din kapag nanguna, very effective. Meron din naman kapag binigyan mo ng office o responsibility, asahan mo, walang mangyayari. Iba-iba ang level of joy. Merong mga kapatid kapag nakita mo, mapapangiti ka. Dahil ang gaan-gaan ng mukha. Meron din namang kapag sila yung nakita mo sising-sisi ka dahil sa dami ng pwedeng makita, bakit siya pa? Iba-iba ang level of holiness. May mga kapatiran na kapag nakasama mo, nakausap mo, parang nasa langit ka. Meron din namang kapag sila ang nakasama at nakaharap mo, pakiramdam mo hindi ka Kristiyano dahil sa mga pinaggagawa nila. May mga kapatiran na masisipag sa pagsamba. Talaga namang kitang-kita ang pagbabago sa buhay. Meron din namang pagkatapos ng samba, pareho lang, walang nagbago sa kanila. Marami ang mga deboto, marami rin ang mga debote pa rin. Iba-iba ang level of guilt towards sins. May mga kapatid na kapag may nagawang mali, sising-sisi, hindi makakain, hindi makatulog, hindi matahimik ang loob. Meron din namang sanay na sanay ng gumawa ng mali. Maganang kumain, ang hinding matulog kahit may ginawang mali. Like Jonah, habang bumabagyo, tulog na tulog kahit alam niyang siya ang dahilan ng bagyo. What is the problem? Iba-iba ang level ng attention na ibinibigay natin sa salita ng Diyos. We are not taking the Word of God seriously. Listen, walang tao na nagbigay pansin sa salita ng Diyos na hindi nagbago ang buhay. Walang tao na naglaan ng oras para rito na ito'y basahin, saliksikin at isabuhay ang hindi nagbago ang buhay niya. Awit 19 verse 7, ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. To God, to God, to God.